mga crudups! Welcome to my channel. Today's video, tayo maglalakad. Chirene! Ipapakita ko sa inyo ang ating bagong ika-car tour. So, ayan mga crudups. Ating panoorin, ating hawakan. Car tour ko kayo dito sa ating bagong sports car! O, diba? Super bago yan. Siyempre, wala tayong susi. Meron tayong driver! Hello mga crudups! At ang ating guest for today's video, si Miles. Kasi sports car, so syempre ituturo niya sa atin ang ating... Paano yan? Ayan, so syempre ayan. So, konting explanation mga crudups, kasi first time natin magkaroon ng ganito. So syempre very exciting tayo kung ano yung nasa loob. So, ayan. Tara, sa loob. Para makita natin yung sa loob. Uy, ang galing. So, ano ang una? So, this right here. Ang kotse natin today is a Mazda Miata, or well known as MX-5. This is a 2005 manual transmission, as you can see. Wow! Hindi ako marunong mag-manual. Paano ako nito? So, sige, tuturuan tayo ni Miles. So, sige, go Miles. This is a rear wheel. Rear wheel kid. A small car with only two door and a two seat. Wow! Come inside. So wala palang, walang ano, talagang dalawa lang? So it's talagang two seater lang talaga siya. Okay, let's go inside. Ayan mga crudups, first time natin dito sa sports car. Pero talaga mga crudups, ito talaga yung may-ari, si Miles. Oh, diba? Ayan, ang napaka-humble nating si Miles. Ayan siya ang may-ari niyan. So, tinor lang yeah, tayo. Crudups. So, ayan, ang maganda doon. Miles, ano to Miles? Anong klase ba to? Interviewin natin ng kaunti para may idea kayo. So, itong kotse na to is one of my dream car when I was kid. Okay. Yung pinakabata pa ako na... Akala ko per lady. Pero ito talaga yung gusto mo. Ito kasi ang original na roadster. Oh, talaga? Na, ano naman daw yung roadster? Well, hindi siya yung pinaka-original ba? Pero ito ba yung nagpasikat ng roadster line? Okay. Tapos ano to? Automatic, manual? Manual transmission. 5-speed manual. So, 5-speed siya. So... Bibilis ang takbo. 1, 2, 3. Ah, okay. 4, galaw-galaw lang. 5, reverse. Ah, okay. Kasi wala akong idea sa ano eh, sa manual. Hindi ako marunong. So, ano lang ako, automatic lang. Kaya ako natuwa dito. So, ayun. Kaya thank you sa pagpa-unlock. And then, ano pa ba ang masasabi ko? Ano ang takbo nito? Mabilis talaga? Haruro talaga pag naka-sports car o hindi naman? Yes, may experience mo lang tita pag pinatakbo ko na yung kotse. Oh, so pwede tayo mag-ikot-ikot ng sandali? Opo. Dito lang siguro para ma-experience lang natin ng ikot. Ay, kaso sorry. Sorry ka, day. Hindi ka ba pwede? Try natin mag-ikot lang. So mag-experience natin to. Sige, Miles. Try down natin. Pwede ba? Opo. Ayan, thank you. So daw, kung... Kumusta naman ang takbo nito? Uy, ginuok ko.
Karurot pala ang tunog nito. Ay, ang ganda. Experience natin yung ano. Pero sa mga ano miles, okay lang yan. Kunyari sa mga pabundok. Sa mga rough terrain, hindi siya bagay. Ah, okay. So sa mga... Dito lang... Itong kotse na to ay hindi ko expect na maraming mga bata magmaneho nito dahil medyo delikado talaga siya para sa mga bata. Ay, ganun. Dahil sa pagiging aggressive niya, napaka-lightweight niya. This is sa generation ng Miata na to, MX-5. Ito ang pinakamabigat na Miata. Ito ang NC. Miata. Ay, ganun. Okay. Eh, basta ingat lang, ha? And, kaya hindi ko siya expected na imaneho siya ng mga ibang bata dahil rear wheel siya. Ha? Rear wheel. Ah, ganun ba yun? So, most of the car today na dinadrive natin is front wheel. Ah, ganun ba yun? Dahil, ang rear wheel is ang ikot ng gulong ng kotse ay nanggagaling sa likod. Ito yung kotse na to. This is most of the cars today is front wheel. Okay. Kaya lahat ng ikot is nasa harap. May magandang advantage ang gulong pag nasa likuran. Pero may mga pangit din na advantage ng pag umiikot ang gulong sa likuran. Mm. For example, napakaganda ng kotse pag rear wheel dahil mas mabilis siya kaysa sa front wheel. Halos lahat ng mga drag race na coaches from ganun yung gulong. Rear wheel. Okay. Pero ang pangit sa mga rear wheel na coaches. Kala ko babalik na tayo eh. Ang pangit sa mga rear wheel na coaches. Mabilis siya mag-slide. Ay, ganon. Lalo na sa power ng kotse na to. Dahil konting corner lang ng sa kotse na to is talagang mag-slide ako. Ah, ako'y ginawa ko, Miles. Huwag mo nga na yun, katakot. Tama na, be. Uwi na tayo. ayun na kayang gawin ng kotse na to. Sa mga batang katulad ko, mga 18, kung gusto nyo magkaroon ng coaching katulad nito, I expect you to, well, alamin nyo kung anong gusto nyo sa buhay. O, basta ingat, ha? O, ingat. Ganun pala ito? Diyos, may... Kaya naman ako nakabili ng ganito. Dahil hindi ko masasabi na successful ako. Ah. Dahil sinabi ko na this is one of my dream car. Na it's more of me spoiling myself. Gusto ko ba ma-experience habang bata pa ako na magkaroon ako ng kotse na may-enjoy ko habang... Basta hindi nakakaalam po, si Miles ay masipag na bata, mag-aral at magtatrabaho na din. So, kaya niya nakuha to. Yung ganito, Miles, magkano na ngayon? If you don't mind. Bili po ng kotse na to ay umaabot siya ng $14,000. Sa ganong edad ni Miles na 18 years old, meron na siyang ganto kasi napaka-sipag niya, nagsisave talaga siya at the same time, tumutulong sa magulang and talaga nag-aaral siyang mabuti para makuha niya to. So yun ang napakagandang natutunan na if you want something, you should really work hard for it. Ah, di ba, Miles? Congratulations! Ayan! Pero Miles, tatanong ko lang. Si mama mo ba, sinakay mo na dito si mama mo? Nag-date nan sila gamit tong kotse ko kasama ni papa. Wow! So anong reaction ni mama mo? Hindi niya nagustuhan dahil two-seater lang. Ah, so kulang no? Kasi dapat kasama kayo. So dalawa lang talaga sila. Akala ko naman pinatakbo din naman tagal. Dahil hindi talaga reliable ang kotse na to. Dahil two-seater lang siya. Oh. Hindi siya bagay sa mga... sa mga katulad ko talaga ng bata. Kailangan lang to sa mga single. Single lang. Tapos talaga. may kids. Merong juwa-wa. O, diba? Good boy yan si Miles. So, ayan.
Tama na po kasi ako yung nininervyos. Ganito pala magsakay ng sports car mga Cordaps. Makurat-kurat ka ba? Magulat-gulat ka kayong tunog. Expect mo yung, alam mo yun, hindi pa mabilis yung takbo pero yung harurot niya ba? Makurat po, magulat po. Tama ng ano, Ferrari. Yung Ferrari ko. Ayun. And isa pa. Hello, wait lang mga Cordaps. Isa pang sasabihin ko sa inyo. Hindi naman talaga... Hindi ito mangyayari agad kung may nangyari din kasi sa kanya. So, yung isa niyang sasakyan kasi hindi na magamit yon dahil nagkaroon ng ano, alam mo yung hindi inaasahan. So, talagang ito, nakalaan para kay Miles. Kaya nakuha niya ito yung sasakyan na ito. Ito yung pinalit ni Lord sa kanya. Diba? Napakabuti ng Panginoon. So, ayun. So, ayan. Thank you for watching my videos. Meron ka pa bang gustong sabihin, Miles? Take care kayo lahat dyan and keep following your dreams. Kaya, God bless and thank you for watching my videos. Ay, thank you Miles sa ano, nakasakay din ako finally. God bless, bye-bye. Dapat lang, dati dyan. Dapat in-stop mo, nakalimutan ko, ang dami kong pagkain. Stop mo muna anak, stop. Tanggalin natin. Uli-uli mga Cordaps.